ang ate daw niya ay umuwi na may kagat sa katawan na galing daw sa awayan ng kanyang boyfriend. So ang ayun, tanong dito ng kanyang kapatid ay kung ano ang pwede nilang gawin ukol sa mga ganitong pangyayari at sitwasyon. So ayun nga, no? Dex. Yun, related din to kung anong remedy rin na pwede gawin ng question number one. So yun, i-discuss na natin. No? Ano ba yung immediate remedy na pwedeng gawin nila para, you know, maligtas yung ate niya regarding this abuse? So, ang RA 9262 ay hindi lamang nagbibigay ng mga violations or mga prohibited acts. Nag-grant din ito ng tatlong klase ng mga protection orders para sa mga biktima ng VAWSI. So, itong mga protection orders ay para mapigilan ang further acts of violence to be inflicted against the victims para rin ma-regain ng biktima ang control over their lives na ninakaw sa kanila ng kanilang abusers. So, pwede itong i-apply ng biktima mismo, ng kanyang magulang or guardians, pwede rin ng social workers or police officers, pati na rin ng barangay chairmen, kagawads, lawyers, and therapists ng biktima. Pero ang pinaka-immediate na pwede nating mai-advise sa ating question sender ay ang barangay protection order dahil ito ay ina-apply at ini-issue ng punong barangay ng kanilang nasasakupan or tinitirahan. So, dito, ito ay may visa na 15 days, pero renewable naman ito sa barangay na kung saan ito in-apply. So, itong BPO from the barangay chairman, pinagbabawal niya na ang isang accused abuser na lapitan or makipag-communicate sa biktima. Ayun, tama, Lorraine, no? Lalo na dito sa question number 2. Actually pareho, no, kailangan na immediate yung remedy, no. So kailangan po talaga pumunta sa barangay, or in the meantime kung hindi pa kayo makapunta sa barangay, talagang umiwas po kayo. That's beyond legal means already. So kailangan umiwas na po kayo sa nang-aabuso habang hindi pa kayo nakakapunta sa barangay. Pero since barangay naman po 'yan, siguro sa bandang lugar ninyo madali lang po pumunta diyan. And immediately po tutulungan kayo ng barangay chairman o ng mga tao doon para hindi na po maulit yung mga ganitong pang-abuso. Attorney, so, yun. Yes. Add po na ang barangay protection order ay hindi kinakailangan na may pending case na or nakapagreklamo na yung biktima na may violation ng kanyang kinakasama or ang kanyang ex against sa RA 9262 natin or anti-VAWSI. Correct. Kaya oo, talagang makalapit sila agaran sa kanilang mga barangay para sila ay mabigyan ng adequate protection. Tama yun. Kasi yun talaga yung purpose ng protective order. Inaalis na niya yung mga proseso-proseso pa. Kasi nga, ito is immediate ang pangangailangan. Lalo na pag physical and psychological abuse. Ayun. Very important po ito, no? Sa mga nakikinig natin, mga kasambahay, kung may pang-abuso, kaagad-agad po pumunta sa barangay.